ngayon. Isa siya sa mga nagpapainit ngayon ng NBA game. Katulad na lang ni... Siguro ay kilala nyo na kung sino ang babaeng ito. Isa siya sa mga pinakamahusay at di kalibring journalist dito sa Pilipinas. At siguro isa ka rin sa mga nag-aabang at sumusubaybay tuwing Linggo ng gabi sa bawat episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho, na talaga namang kada episode ay nagbibigay saya, lungkot, kababalagan, kaalaman, at pagtuklas ng mga bagong lugar na bago lang sa ating paningin, na talaga namang tinatangkilik ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon mga katambay, alam mo na ba kung ano ang kwento sa likod ng buhay ni Jessica Soho? Yo, what's up sa inyo mga katambay? It's your boy, johnfoxph. Ngayon sa video na ito, ay pag-uusapan natin ang buhay noon ni Jessica Soho bago niya narating ang ururok ng tagumpay. At kung bago ka lang sa ating channel, ay pakipindot mo na ang subscribe button at pindutin mo na rin ang notification bell para sa pagsuporta sa ating channel. Alright? Kaya, simulan na natin. Maria Jessica Aspera Soho, o mas kilala natin bilang Jessica Soho, ipinanganak siya sa San Fernando, La Union noong March 27, 1964. At sa taong ito, siya ay 56 years old na. Ang kanyang ama ay isang government employee na si Abelardo Soho, at agriculturist naman ang kanyang ina na si Maura Asperas. Sa murang edad ni Jessica Soho ay naulila na siya sa kanyang ina dahil noong 8 taong gulang pa siya ay pumanaw na ito, na talaga namang nakapekto para sa kanya. Pero hinding-hindi niya makakalimutan ang lahat ng mga tinuro at lahat ng mga sinabi ng kanyang ina. Nang mag-asawa ulit ang kanyang ama, ay nagkaroon siya ng 3 kapatid. At dahil sa pagkaulila sa kanyang ina, ang kanyang mga lola ang tumayong ina sa kanya, na si Lola Apo Itang at Lola Sean. Sa kanila natutunan ni Jessica kung paano magpahalaga ng isang bagay at papaano makontento kung ano ang mga nasa sa kanya, at ibang mga katangiang makakatulong sa kanya habang siya ay lumalaki. Dagdag pa ni Jessica, isa siyang certified lulas girl. Hinahati naman ni Jessica ang kanyang oras sa pagbisita niya sa kanyang mga lola. Tuwing weekdays ay doon siya tumatambay kay Lola Sean, at tuwing summer naman ay nandoon naman siya kay Lola Apo Itang. Ang kanyang talento sa pagkukwento ay natutunan niya kay Lola Apo Itang dahil sa isa itong guro, at madalas itong magkwento sa kanya tungkol sa kanyang buhay noong panahon ng pananakop ng Hapon. Talagang malaki ang impluensya ng mga lola ni Jessica Soho sa kanyang paglaki. Si Jessica ay nag-aral sa University of the Philippines sa kursong Mass Communication, at dito niya nakilala ang kanyang profesor na si Mr. Luis Beltran, at siya ang naging inspirasyon ni Jessica para ipagpatuloy ang kursong kinuha niya. Taong 1985 nang pumasok siya sa TV station ng GMA7 bilang isang reporter, at ang unang voice-over report ni Jessica ay sa kauna-unahang pagbukas ng light rail transit mula Bulacan hanggang Monumento. At di naglaon ay inassign siya sa Defense Military Beat. Talaga namang hindi inaasahan ni Jessica na mabibigyan siya ng pagkakataon na maging isang reporter, dahil wala sa plano niya ang maging isang reporter. Gusto niya lang ay magkaroon ng trabaho. Kahit anong role at kahit anong trabaho ay tatanggapin niya. At dahil sa kanyang pagpuhursige ay unti-unti na siyang nakilala dahil sa kanyang angking natural na karisma at talento sa pagkukwento. Nakilala siya hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa, na isa sa mga influential na tao sa buong mundo. Alam niyo ba mga katambay na si Jessica ang kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng parangal sa New York Film Festival dahil sa kanyang walang takot na coverage
sa hostage crisis sa Cagayan Valley. Bukod dito, nabigyan din siya ng parangal na Kadoroy Valencia Award mula sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas noong 1994. Tumanggap din siya ng award ng grand prize mula sa Asia Pacific Broadcasting Union para sa coverage niya ng mga breaking news stories. Napasama din si Jessica Soho sa Top 100 Filipino Women of Distinction ng Centennial Celebration of the Philippines. Sa taong 1999, nakamit niya ang prestigyosong George Foster Peabody Award dahil sa pagdokumentaryo niya ng Kidney for Sale at Kamao. Alam niyo ba mga katambay, na kinilala din siya ng Asian Television Awards for the Best New Current Affairs Special para sa Saksi sa Kasaysayan. At ngayon, ang kanyang programa na Kapuso Mo, Jessica Soho o KMJS at State of the Nation with Jessica Soho ay kinilala rin ng Peabody Award nito lamang 2014 dahil sa mga coverage nito sa Super Typhoon Yolanda. Pero sa kabila ng kanyang mga award, tagumpay at nominasyon, hindi rin nakaiwas si Jessica Soho sa pambubuli. Isa sa mga pinaka-controversial na kung saan nagkaroon ng issue si Vice Ganda at si Jessica Soho kung saan sa isang concert ni Vice, nag-joke ito tungkol sa mataba daw si Jessica Soho. Dahil dyan, maraming tao ang hindi natuwa sa ginawang pangungutya ng komedyante dahil below the belt daw ito. At talaga namang na-offend si Jessica Soho. Dahil dyan, agad namang humingi ng kapatawaran si Vice Ganda sa publiko at kay Jessica Soho. At di naglaon ay tinanggap naman ni Jessica Soho ang apology ni Vice Ganda. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang tagumpay ng kanyang mga programa at isa na nga dyan ay ang KMGS na inaabangan talaga tuwing Linggo ng gabi ng bawat pamilyang Pilipino. Na talaga namang bawat episode ay talaga namang worth it ika nga at may mapupulutan rin na aral. Masasabi natin na isa talaga si Jessica Soho sa mga batikang broadcast journalist dito sa Pilipinas. Sa mahigit 3 dekadang serbisyo ni Jessica ay nagkamit na siya ng di mabilang na parangal at pagkilala. Kaya hindi nakapagtataka na maraming Pilipino ang nagmamahal sa kanya at tumatak na siya sa puso ng bawat Pilipino. May dagdag ko lang mga katambay. Marami ang nagtatanong tungkol sa personal na buhay ni Jessica Soho. Tungkol sa meron bang maswerteng lalaki ang nagmamay-ari ng puso ni Jessica o mga anak. Si Jessica Soho po ay hindi kasal at wala pang mga anak. Dahil mas gustong ito ni Miss Jessica ang kanyang oras sa pagpapaunlad ng kanyang karera ngayon. At lahat ng sakripisyong ginawa niya ay nagbunga naman ng malaki at naging isa sa mga veteranong news anchor dito sa Pilipinas. At dito na nagtatapos ang video nito. Ikaw katambay, ano ang masasabi mo sa video na ito? Comment mo lang sa baba at babasahin natin yan. At ako nga pala ang inyong katambay na si johnfoxph. Katambay nyo sa katuwaan at katambay nyo rin sa mga baong kalaman. Alright! Peace mga katambay!